Let me take this opportunity. Maraming maraming salamat sa ating mga kababayan sa buong mundo at sa buong bansa. Nanalo po ang Pilipino. Sabihin, naipakita natin sa mundo na ang demokrasya sa ating bansa ay nananatili at nagtagumpay ang ating mga kababayan na makapamili ng bagong leader sa kanilang munisipyo, lalawigan, at senador, congressman, vice president, and president. No? So, congratulations sa ating lahat na naging generally peaceful. Now, I would like to take this opportunity also na pasalamatan ang ating pamilya. Ang aking pamilya, sila Dainy, si Patrick, si Joaquin, si Frances, si Franco, si Drake, at ng aming mga kasama. No? Ay sapagkat sinamahan ninyo ako hanggang dulo. Sa ating mga supporters, maraming maraming salamat sa inyo. At sa ating pamilya rin sa Aksyon Demokratiko, ay maraming maraming salamat sa inyo. So sa lahat ng volunteers, sa lahat ng mga tumulong, naku, taus-puso po ang aking pasasalamat. And I hope someday malingon ko kayo. At ito'y tatanawin ko at ng aking pamilya na malaking utang na loob sa inyong lahat. Ganon din sa mga kababayan natin bumoto sa atin. Ngayon naman po, mga kababayan, na kinikinita na natin, malapit na rin naman yan maging opisyal, no, na meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po, ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon, at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng Bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, no, ito naman ay aking panawagan, no, uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pag patuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito'y panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin at mga kababayan natin. Kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo, kailangan natin magtagumpay pare-pareho. Hindi po magtatagumpay si President-elect Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President-elect Sara Duterte at 10 na mga senador na napili at mga kongresista o halal ng bayan kung tayo mga mamamayan ay hindi makikisa. Yung pagboto natin ay isang bagay lamang at salamat sa Diyos, may demokrasya pa rin sa bansa. Pero tayo na mga mamamayan ay may responsibilidad na suportahan, tumulong at makiisa sa mga gawain, layunin ng susunod na administrasyon. Huwag tayo, ako'y nananawagan, huwag tayo makikibahagi sa anumang gulo, anumang alingasingas, o anumang hindi pagkakasunduan. We have to give chance to the new leadership. Opo, kailangan tayo bilang mamamayan para magtagumpay ang ating bansa, kailangan tayo ay makikiisa. Sapagkat, mga kababayan, ulitin ko, tayo iisang bangka lamang. At the end of the day, no, nagkahiwa-hiwalay ng damdamin, pananaw, paniwala, o even pagboto. Pero, iisang bansa tayo.
Oh, at the end of the day, sabi nga sa basketball, sa finals tayo-tayo rin magkikita. Kaya ang panawagan ko po ay tayo ay huwag makikisali sa anumang kaguluhan sapagkat wala pong buting idudulot yan sa ating bansa, sa ating komunidad, sa ating buhay. Life must go on. We must support, no? Kaya sa ating mga leader, sa ating mga kasamang sumuporta, irespeto natin ang boto ng ating mga kababayan. Opo, mahirap, middle class, mayaman, iisa ang bilang ng boto. Kaya yung boto natin ay boto rin nila. Pantay lamang yan. Ngayon, maliwanag na na ang pinili ng ating mga kababayan ay si dating senador, now President-elect Ferdinand Marcos Jr. at ganun din si Vice President-elect Sara Duterte. So, diyan po tayo pumunta. Kilalanin natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpili ng leader. At hindi po doon magtatapos. Ulitin ko ha. Suportahan natin ang gobyerno. Makiisa sa gobyerno. Makiisa sa alituntunin, patakaran o programa. Dahil bansa natin ito. Opo. Kaya po, muli sa ating mga kababayan, ipinaalala ko sa inyo, kayo po ang nanalo. Kayo po ang nanalo sapagkat nakita ninyo yung inyong kagustuhan pumili ng leader at yan ay nanaig kahapon. So, congratulations sa lahat ng nanalo at especially sa aking mga kasama sa Maynila. No? Naku, Diyos ko. Ay, marami salamat sa mga taga Maynila. Halos sa, I would say, 99%. Simula mayor, congressman, at saka konsehal. No? Maraming salamat mga batang Maynila. At least, papanatag ako at sana pumanatag tayong lahat. No? Makita natin sa buong bansa, sa Maynila, ang kapanatagan sa buhay. Yun ang importante sa lahat. So tuloy-tuloy lamang po hanggat ako po ay bilang alkalde ninyo, ay ako'y magtatrabaho hanggang sa huling araw bilang alay ko naman sa inyo na hinding-hindi ko kayo iiwan katulad ng sinabi ko na dati. So muli, pinagpapasalamat ko rin kay Doc Willie. Hi Doc! At kay Carl Balita, Jan Castriciones, Samira Gutok, at saka Jopet Season sa pagtitiwala ninyo na ako'y samahan sa ating paglalakbay sa buong Pilipinas. So sa ating po, supporters, Aksyon Demokratiko, volunteer sa buong bansa, let us support the new leadership. Congratulate them and let's do our part as a citizen. Gampanan natin ang ating tungkulin bilang masunurin mamamayan, bilang mapaggalang sa kapwa na mamamayan. So, sa ating pong President-elect Ferdinand Marcos Jr., I wish you all the best. Kami po, ako'y bilang isang ordinaryong mamamayan, pumanatag kayo na kami ay makikiisa at hindi makikisali sa anumang gulo. Sampu ng aking mga kasama, hanggat kaya ko silang paliwanagan, ay gagampanan ko bilang isang mamamayan. No? Sapagkat in a matter of few days, I will be citizen isko. Hindi na yorme. Citizen isko na. Para nasa ganoon, magtuloy-tuloy ang pakikipaglaban natin sa tunay na kalaban ng ating mga kababayan, ang kahirapan. Sa dami ng suliranin, nakakarapin ng bagong liderato, ay kailangan tayong mga mamamayan ay makiisa. So muli, congratulations sa lahat ng nanalo. At sa lahat ng sumuporta sa amin, maraming salamat po sa inyo. At naway pagpalain kayo ng Pong May Kapal, pagpalain ng Pong May Kapal ang ating bayan, ang ating syudad, at gabayan ng Panginoon Diyos
ang mga bagong halal ng ating bansa, ng ating probinsya, ng ating mga syudad at munisipalidad at bawat distrito. Hangad ko ang tagumpay ninyo at kung may maitutulong kami bilang mamamayan, ay makikiisa po kami lagi sa ikaayos, ikakapanatag ng bawat isang Pilipino. So muli, maraming salamat.